Sobra raw sa itinakdang komputasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang nasingil na interes ng Social Security System sa salary loan ng mga miyembro nito at base po yan sa inilabas na report ng Commission on Audit. Kaya mungkahi po ng COA i-refund ang sobrang sigil sa pautang, bagay na mahirap daw gawin ayon po sa SSS. Narito ang aking report. Dahil mas madali ang requirements at mas maliit ang amortization ng pautang ng SSS kumpara sa bangko, naging takbuhan na ito ng mga miyembrong nagigipit. Pero ayon sa Commission on Audit o COA, ang nasingil na interest ng SSS sa mga kumuha ng salary loan ngayong taon, sobra raw sa itinakda ng Bangko Sentral ng Pilipinas. For the entire 2011, a loan amount of 15,795,067,100, we have computed an over-collection of advanced interest amounting to 788,841,815. This is not so much about the amount. It's about yung burden on our salary loan borrowers. Ano? Kasi maliliit na manggagawa itong mga ito eh. Base sa Social Security Commission Resolution, 10% advanced interest ang ikakaltas sa sahod ng mga nautang bukod pa sa natitirang 10% interest para sa ikalawang taon sa monthly amortization. May service charge din na 1% na ibabawas sa halaga ng pautang. Kaya sa halagang 24,000 pesos halimbawa, na pinakamalaking pautang na binibigay ng SSS, 3,600 pesos ang kabuang makakaltas sa loob ng dalawang taon ng SSS. Mas malaki sa mahigit 2,500 pesos na dapat lang daw nakaltas ayon sa COA. Pero ayon sa SSS, wala rin silang nilalabag na patakaran sa kanilang komputasyon. We don't overcharge, but we only deduct the 1 year's or the first year's interest in advance, and we also spread out the second year's interest over the term of the loan. Different lending institutions charge differently. Ayon sa SSS, mahihirapan silang i-refund ang halagang nasingil na, bagay na iminungkahi na ng COA. Masyadong mataas na po yung interest. So lugi na po kami. Kung ganun lang naman kataas, hindi wag na lang. Mag-asa na lang ako sa 5-6. Handa naman daw gawin ng SSS ang rekomendasyon ng COA na baguhin ang kanilang komputasyon sa lalong madaling panahon.